The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Luke. While some people were speaking about how the temple was adorned with costly stones and votive offerings, Jesus said, "All that you see here, the days will come when there will not be left a stone upon another stone that will not be thrown down." Then they asked him, "Teacher, when will this happen? And what sign will there be when all these things are about to happen?" He answered, "See that you do not be deceived, for many will come in my name, saying, 'I am he,' and 'the time has come.' Do not follow them. When you hear of wars and insurrections, do not be terrified, for such things must happen first. But it will not immediately be the end." Then he said to them, "Nations will rise against nation, and kingdom against kingdom. There will be powerful earthquakes, famines, and plagues from place to place, and awesome sights and mighty signs will come from the sky. Before all this happens, however, they will seize and persecute you. They will hand you over to the synagogues and to prisons, and they will have you led before kings and governors because of my name. It will lead to your giving testimony. Remember, you are not to prepare your defense beforehand, for I myself shall give you a wisdom in speaking that all your adversaries will be powerless to resist or refute. You will even be handed over by parents, brothers, relatives, and friends, and they will put some of you to death. You will be hated by all because of my name, but not a hair on your head will be destroyed. By your perseverance, you will secure your lives." My dear sisters and brothers, the good news of our salvation. Praise you, Lord Jesus Christ. Magandang gabi po sa inyo lahat. As I have already mentioned, this is the second Sunday, the second to the last Sunday in our liturgical calendar. After the Christ the King, we will begin another liturgical calendar. We will enter into this season of Advent, preparation for Christmas. Kaya now, it is understandable, since last week, this week, and next week, the readings are focused on the end times, katapusan. Meron daw ang dalawang bata, may kapal na nag-uusap sa loob ng tiyan ng nanay nila. Malapit na silang lumabas sa mundo. Nagkukwentuhan yung dalawa, sabi ng isa, "Tol, nabalitaan ko, magulo daw sa labas, marami daw napapatay. At dahil sa Pilipinas, si Duterte na ang presidente. Eh hindi naman tayo pwedeng lumabas sa Pilipinas, dahil di tayo pwede pumunta sa Amerika, si Trump na ang presidente." Ayan na yung meron. Sabi nung isa, sabi nung kanyang kapal, "Oo nga, mukha nga nakakatakot sa labas. Pero, ano kaya ang itsura ng labas, na kinalalagyan natin ngayon?" The baby is somehow curious. Nung nanong natin tingkibal. Sabi ng isa, "Ay basta, ako, gusto ko dito na lang ako,
Buti pa dito safe ako. Wala problema, wala akong masyadong inaalala. At safe na safe tayo dito. Dito na lang tayo. Nga na. Kasi nakakatakot sa labas. Sabi naman ng isa, ay nako, kung ayaw mong lumabas, ikaw na lang. Basta ako, pag dumating na yung oras, lalabas ako. Kasi gusto mong makita kung ano yung itsura ng nanay at tatay natin. Hindi mo ba, hindi ka ba excited? Parang, hindi ka ba excited maramdaman yung sarap ng halik ng ating mga magulang? Hindi ka ba excited maramdaman yung sarap ng yakap ng ating mga magulang? Bahala ka. Kung ayaw mo lumabas, nanarin na ito, ako lalabas. Mauuna na ako sa iyo. You know, this dialogue somehow, it depicts the disposition of others when we are talking about the end times. O tapos sasabihin ng katapusan na milyado, talaga isa at tali, may mga tao takot. May mga tao matatakot. Eh, sino ba naman hindi matatakot? How the end times is described by the gospel. Nation will rise against nation. Kingdom will rise against kingdom. There will be powerful earthquakes, famines. Dalandungin pa mo, mga magkarepatid. Sino ba naman hindi matatakot sa ganyan? But, this is not supposed to, this gospel, they are not supposed to listen here, to make us so that we will be terrified. No, hindi yan para manakot. Instead, they are there to give us hope, pag-asa. Kaya nga po, sabi nung first line ng Ebanghelyo, people were admiring the beauty, the grandeur of the temple. Kung paano napakamahal ang mga gintong nakalagay sa templo, napakaganda ng templo. Anong sinabi ng Panginoon sa kanila? Okay, it's okay to admire the temple, but there the days will come when this temple will be flattened. It will be totally be destroyed. It will be destroyed totally. Alam niyo, para sa mga Hudyo, ang source ng kanilang pride, ang source ng kanilang joy as a nation is the temple. Para bang hindi naman kukuha ng karelang identity ang kanilang tuwa, ang kanilang saya, ang kanilang pride sa templo. Kaya nga ho nung sakupin ang mga Hudyo ng tagalibang the Assyrians when they occupied Jerusalem and they destroyed the temple, the Jewish people felt that it's the end of the world. Parang lumuho ang kanilang mundo na masira ang templo. Pero sabi ng Panginoon, don't worry. Do not despair. Do not be terrified. It is not the end yet. Nga. Dito po natin kukunin ang unang magandang balita sa Ebanghelyo dito. Like the Jewish people, we also have temples of our own. These temples, quote-unquote, are the things, the source of our joy, the source of our consolation, the source of our pride. Kung magulang ka, maaaring your source of pride in life, maaaring yung anak mo. O kaya kung nagtatrabaho ka, maaaring your temple is your career, your job. O kung negosyante ka, or mahal na mahal mo ang kayamanan mo, your source of pride and joy is your wealth. Iba-iba ang mukha ng ating mga templo. But the point is, we all have temples. And sometimes, like the Jewish people, we also experience destruction of these temples. Ating ko pong kaluguran,
Talagang pangarap na pangarap ng mayari ang pari kaya anak. As in, malakas pa ho ang bukasyon ng nanay na ito kesa sa seminarista ng anak niya. Kaya nga ho, nung malapit ang ordinahan yung bata at lumabas sa seminaryo, nanamunin ni mama na ho, among, balang ho, may gunaw ko yato. Inyo pong linwa niya yung seminaryo yung anak ko. Inyo pong ngine, enanem si Duy kaya pa magpari. Wala mo po, pigsakto ba dahil langit at lupa? Di ba, we can all resonate with that. Gustong-gusto mo nang makapag-abroad, visa na lang ang hinihintay mo, bigla ka pang nariyan. Pili mo, it's the end of the world. Your temple is destroyed. Ikegang ka rin, may siraya kay Meto nga pamagkamali. We can all resonate with that. But the good news is, do not despair. It's not yet the end of the world. Likwala ka ng taong kaluguran mo. Do not despair. It's not yet the end of the world. Kaya ng Ginoo, do not be terrified. It is not yet the end. So kung nakakaranas mo tayo ng destruction of temple, katulad ng mga the Jewish people, it's not yet the end. There is more to life. Secondly, the days will come na kung saan itong mga hinahangaan nyo, itong pinagmamalaking ninyong templo, lahat yan mawawala. Lahat yan lilipas. So the second point, kung gagamitin ko ang lingwahe ng kabataan ngayon, hashtag, walang forever. Walang bagay na nanatili sa buhay natin. Everything is passing. Tayo na ho, tayo mga tao, meron tayong tatlong bagay we all desire to have in life. Three things we always desire to have in life. These are first, wealth. This is the reason why we are working. Nagtatrabaho po tayo. Gusto natin yumaman. Magtahat, magtaas na, magtasyagamat yung ibisang ikwata kini. More, lahat tayo is understandable. Gusto natin magkaroon ng enough or more than enough resources to buy the things we want. To sustain our needs. Kaya tayo nagtatrabaho. Second, health. Kaya nga po yung iba, puspusan ng pag-gym. Pati noo, may abs na. Kasi gusto nila maging healthy. Ay, hindi sila nagbibisyo. Hindi sila nagpupuyat o hindi nila inaabuso ang kanilang katawan because they want to be healthy and that is good. And third, time, oras. Panahon. Lahat po tayo, gustong-gusto natin magkaroon ng tatlong yan. The problem is, we cannot have them all at the same time. We cannot have them all at the same time. Kapag bata ka pa, estudyante ka pa, nasa poder ka pa ng mga magulang mo, what do you have? You have energy because you are young. You have time because you don't need to work to sustain your needs. That's the problem of your parents. What you don't have, well, obviously, you don't have resources. Dahil hindi ka pa naman nagtatrabaho. Kapag dumating ka na sa edad na, kasi edad ko, you are already working. You have energy. You are healthy. Supposedly, you should be healthy. Otherwise, hindi ka makakapagtrabaho kung hindi ka malusto. Second, of course, dahil nagtatrabaho ka, you have wealth. You have health, you have wealth. But I tell you, you won't have enough time to do the things that you used to do. Kanina po yung estudyante niya pa, potamisa-misa may kaya nagkagura ko, oh, lumunta mo, sabi, I schedule meal. Ngayon po,
Pag gusto namin pag-banding pagkakaibigan o ng pamilya, tatanungin mo yung isa, o pwede ka ba sa date na to? Naku, hindi ako pwede niyan. O ikaw, pwede ka? Naku, hindi ako pwede niyan. Mas masakit pa po mag-board exam kaysa mag-schedule kayo po banding nyo. Because you don't have time. Because you're working. O po tang senior citizen na ka, what you have is, of course, you have all the time in the world. Retired ka ba? Supposedly, diyan mag-continue ka pati kapon, pwede. Ang problema, you also have, supposedly, you have resources. Pe-pension na ka mo, enjoy mo na yan. But you don't have energy to enjoy. And diyan, isa ka mag-bungee jumping, pigagalang ka ka, o puta, pigagalangan mo rin kasukasuan mo, puta, makalas na. Kahit gusto mong mag-skydiving, hindi, baka hindi mo na magawa yan. Health, wealth, time. Three things we all desire, but we cannot have them all at the same time. So how can we live life to the fullest? How can we be happy? Well, the proper disposition is focus with what you have at the moment. Enjoy while it lasts. Because it will not last. There's only one thing permanent in life. That is God. God alone is permanent. Kaya din, today we are reminded, and we also pray for the gift, for the grace of wisdom. Sana di na nakatamong kabyas ng Pilipino to know the things that we have to let go and the things that we have to hold on. Yung mga bagay na kailangan ng bitawan, meron din naman kailangan ng mga bagay na kailangan ng pagkawakan. Kaya na ako, when we are talking about the end times, we are reminded of the things that last in life. Nung bisa pang makapag-invest kay bagay manatili, o dapat mag-invest ka kay merong mabagay mag-value. Yapin, hindi kang relasyon hindi mo. So today, God is reminding us of two things. First, o tapanamdaman mo, magugunaw na iyako mo, do not despair. It's not yet the end of the world. Secondly, karepage at hintangeni, you enjoy them, for they will not last. They will not be there forever. Enjoy them while they last. Amen. Please.